remember guys, madaling mag-fake ng documents. Oo, baka ma-fake news kayo. Oo, so it's better to confirm from the source itself. So pag ano ba, confirm o confirm? Confirm. Hello everyone. Hello. And welcome to another episode dito sa ating YouTube channel. Tiyatanong ko lang, napag-usapan na ba natin yung crowdfunding? Hindi pa ba? Daming ganyan kayo na, crowdfunding ah. Kaya nga eh, usong-usong ngayon yung mga crowdfunding investments. Ano ba yung crowdfunding na yun? Well, basically, merong isang business na kukuha siya ng investments from the public para i-fund yung project or business niya. So, for example, ang uso-uso sa crowdfunding yung mga agribusiness, no? Oh, so let's say na meron akong poultry farm chicken farm di sasabihin ko na sa poultry farm ko kung gusto mag-invest for every 10,000 pesos na ilagay mo may kapalit ba na manok yan? Oo, parang sa 10,000 meron kang 10 manok kumari lang guys ha. Hindi namin alam yung eksakto na sa 10 manok, di ba? So, syempre, pag lumaki na yung sisi mo, naging manok, binenta, kasama ka rin doon sa kikita. So, mayroon kang dividends. Maraming nauso ngayon, particularly mga agricultural type of businesses or mga farms, yung mga underlying businesses. And may crowdfunding ba sa mga loans, mga ganyan, personal use? Wala pa akong i-encounter pero I'm sure meron din yan, no? And marami nang tatanong sa akin and sa atin actually na kung okay ba daw mag-invest dito, okay ba daw mag-invest dito. Kasi iba-iba yung mga pangalan. We don't want to name names, no? Kasi talagang iba-ibang iteration ng mga agri farm. Lalo na iteration. Diba? Mag-isip ko lang, kware, Golden Harvest talaga. Golden Harvest Incorporated. Alam mo yun? Golden Heaven. Mga first time ko naririnig. And, Golden Harvest. And then, of course, we don't want to immediately say na di ko pa naririnig yan, baka scam na yan. Not necessarily. So, yes. Siguro, for this episode, we will give them ano ba yung mga proper guidelines so that makakaiwas ka sa scam ng mga crowdfunding. Kaya hindi ka malugi. Oo. May pakupera mo. Hindi ka maluloko. Kasi ayaw natin yan. Oo. So, ako usually, ang una ko sinasabi dyan ay hanapin nila yung SEC registration ng company. Diba? Kasi dapat registered yan. Yes. Or TTI. Oo. Basta dapat legally operating business or company sila. Okay? So, hindi pwedeng papakitaan lang sila ng Xerox ng SEC registration. Yes. Dapat they call SEC themselves or they go to the website of SEC to check kung nakalista talaga yung pangalan nila. Kasi ang dali-dali mag-Photoshop, di ba? So, ibig sabihin legit yung kumpanya. Registration papers na ibibigay sa'yo. Oo. So, remember guys, madaling mag-fake ng documents. Oo, baka ma-fake news kayo. Oo. So, it's better to confirm from the source itself. So, pag ano ba? Confirm o confirm? Confirm. So, kung binigyan kayo ng SEC registration, have the due diligence to call SEC themselves. Ayan. Okay. Ayan. To call the SEC themselves to verify kung talagang registered sila sa company. At tingnan sa SEC registration, if yung business na they are representing to you is yun yung kanyang objective dun sa SEC paper. Mamaya, naka-register as, for example, naka-register as consultancy. For example, kasi nakalagay naman sa objectives and then the nature of the company, nakalagay dyan consultancy, tapos manukan pala yung binibenta. So, hindi pwede. Hindi pwede yun. Tama. Check nyo yan. Tapos, syempre, makikita din yung address. Yes. Diba? So, dapat as much as possible, hanggat makakaya, okay, puntahan din yung opisina, yung address,
puntahan yung address. Baka mamaya, nasa ilalim lang ng LRT yan. You'll never know. Again, these are your hard-earned money. So, please be very, very prudent. Tawagan ninyo yung company. Mm-hmm. Kasi nakalagay din doon yung contact details. Tawagan ninyo. Tingnan nyo kung may sumasagot. Or kung yung telepono is nagre-ring. Kung OFW naman, sana may website mag-utos din. Na lang sila, di ba? Sana may website din. Okay, tingnan nyo yung website or social media account. Social media kung, active. Kung meron ba talaga. Kasi, although, not necessarily na may website saka social media account, then legit. But, you know, at least it gives you an added layer of due diligence protection na, you know, in conjunction with the SEC registration is legitimate siya. So, you'll see the full picture. Yes. Yung company. Next na pwede niyong i-check is yung secondary license from the SEC. Yes. That they are actually licensed to solicit investment. Tip with you guys, okay, with SEC kasi, hindi ka po pwede na mag-solicit ng investment for any company, hindi ka pwede mag-solicit ng investment kapag wala kang secondary license from the SEC. And we have had some advisories in the past and in the recent past na nagsosolicit ng investment pero walang secondary license from the SEC. So, yung secondary license, hindi sila lisensyado na kumuha ng investment ng pera. Pero they are a legit company. Hindi lang sila licensed na kumuha ng pera. And the Savings and Loan Association, they are not licensed per se by the SEC, pero they're under the ambit of the PSP. And I'm sure kasama sa papers nila doon na they can also yung mga savings and loan. What the SEC wants is protektado ka rin, no? Na check nila yung company na okay yung investment na ino-offer. Kasi ang worst case scenario dyan is that wala silang lisensya to get investment and again, no, hindi tayo sigurado na may napupuntahan ba talagang manok yung investment ninyo. Baka mamaya, PR lang, marketing, sales, para lang makuha yung pera ninyo. Tapos bilang boom, wala na yung website, wala na yung social media account, wala na rin yung pera ninyo. Yes. Pero meron tayong ano dito, special note, no? Kasi, yung mga crowdfunding companies, because hindi pa ganun ka-intensive yung regulatory, yung regulations natin. Because they're quite new. Bago pa lang kasi ang crowdfunding type of companies. May mga crowdfunding companies, hindi talaga investment yung binibenta. No? Okay. Meron kasi doon mga... They're not packaged as investment. Pwede kasing loan. Ibig sabihin, nagpapautang ka. Or pwede rin kasing donation. May ganun you donate, tapos in exchange for the donation, you get rewards. Yung mga ganun, no? So, mga syntax lang yan. And, of course, since hindi pa ganun ka-strict or ka-intensive yung regulation natin, legally speaking, wala silang nilalabang na batas. No? But, kung ganun man yung ino-offer sa inyo na this is just a loan, nagpapautang ka, or this is like a donation, you go to the next criteria natin. Which is? Studying the business model itself. Paano lalaki yung pera? In relation to that, baka mamaya nagpa-promise si crowdfunding sa inyo ng 5% or 20% guaranteed every month. Then medyo... pag-isipan niyo mag-isip. Yun nga. Which, the business model. Yung business time. Model. So, meron silang sigurado papers. Ko ba na yung manok, buhay yan. Yeah. Meron silang, kompleto silang mga legalities, no? But the next step is to study the business model. Okay. Yung pinapromise sa inyo na return or yung sinasabi sa inyo na return, is that even possible with the business that they are offering you. So, sabi nga, kuwari, pinapromise sa inyo na yung 10,000 mo, meron kang 10 manok tapos you will get 50% return after 2 months. Pero kung halimbawa, after studying the manok business, makikita mo, ang mortality rate pala ng manok is 25%. Yung 1/4 lang ng manok ang nabubuhay. So, ibig sabihin, 75% namamatay. So, baka kung nag-invest ako na 10,000, most probably, 2-5 lang yung matitirang manok ko kasi mataas ang mortality rate ng manok.
Basically, guys, you do the math, no? Yes. And it's, again, it's important to get information from a third party source, meaning hindi connected to sa company. Because that's conflict of interest. Oo. So, kunwari, may in-offer sa inyong poultry type of crowdfunding business, do some research, maghanap kayo ng may poultry business. Yes. Interviewin ninyo na sa poultry business ba, possible ba yung ganito kalaking return? O nag-inis akong 10,000, ganyan, magiging ganito ba? Posible ba yan? Pag sinabing na po, parang mahirap ata yan. Then, sa red flag. So, make sure na possible, plausible, yung returns na binibigay, ino-offer sa inyo. Okay? Kasi, kunwari, may narinig din ako, banana farm, banana plantation. Mm. Tapos, parang nagpa-promise na every quarter meron return. Okay. Eh, parati ba may harvest ng saging? Exactly. Eh, parang yung nakausap ko na taga agricultural major, agricultural major, sabi niya, ang banana, usually mga 9 months daw yung cycle. Ano yung wala kang, isa ko kukunin yung pangbayad. Exactly. No? So, yung question kung paano malalaki pera ko. At kung magbigay man ng address ng farm, again, check out the address. Mamaya kalamansi pala yung laman. Oo. I mean, you know. Or worse, ano lang, vacant lot lang pala. Diba? Kasi, syempre, bibigyan ka ng address niya na malayo sa probinsya para hindi mo mabisita. But still, pwede niyong i-Google Maps. Tingnan niyo sa Google. Tingnan niyo sa Google Street View kung ano itsura ng ano ng lugar, no? But of course, since andyan naman ang social media, you can always shout out sa iyong social network na sino ba'y taga dito? Pwede bang tama? Okay na bigyan mo ng 1,000 na bayad yung magbibisita sa address, itag mo ako sa picture. Itag mo ako sa picture. Kesa naman mas scam ka ng mas malaking pera. No? Again, okay, naglalakasita ninyo is yung hindi from that company. Hindi connected dun sa company. Sila yung tanongin ninyo. Huwag kayo masyadong maniniwala. Oh, ito yung mga picture ng farm namin. Kaya, so, selfie, ang ganda-ganda. Ito banana. Tapos may nagahawak lang pala na saging sa likod. Oo, hindi kayo sure. And, another thing. Ano? Pero pa ako, check the papers, yung kasulatan. Yung contract. The contract, kung ano yung pinanghahawakan ninyo. Mm-hmm. Huwag na huwag kayong mag-i-invest in something na wala kayong pangahawakan. So, siguro... Like lupa, meron kang, di ba? May titulo ka. Di ba, stock market, meron kang, you can request for kahit scriptless na ngayon. Yes. Meron kang confirmation receipt, mga ganyan. Yes. So, bus, may ganyan din. So, mutual fund, UITF, meron ka rin mga OR or confirmation order. May certificate of participation ka. Parating may kasulatan para whatever happens, you can present that to whatever company. Now, pag walang papel... No. Scam yun pag walang papel. Scam. Kasi again, no, pag nagkaipitan, that paper and that document ang inyong prueba na nagbigay ka ng pera. Nagbigay ka ng pera. Oh. And yun nga, I would advice na kung ano man yung kontrata na ibibigay sa inyo, ipa-check niyo sa lawyers. No? Just to see kung ano ba to, meron ba tong loophole na pwedeng hindi ako makahabol. Diba? Minsan, siyempre, dulunurin ka sa mga legal terms. Parang nag-nosebleed ka na niya. So again, ako, para sa akin, mas okay na nagumasos ka pambayad sa isang abogado yes. kesa in the end, mas malaki mawala sa iyo. Due diligence is the key. PM is the key, parang due diligence is the key. And yun nga, sasabihin ko, lastly, yes. they would have to check on the identity of the person na kausap nila. Kasi minsan, may mga tao na hindi naman pala connected dun sa company. Okay. Pero, alam mo, check mo yung company, okay. Check mo yung papers, okay lahat. Okay. Pero yung kausap mo pala, hindi pala empleyado ng kumpanyang yun. So, okay. Ini-scam ka lang. So, pagbigay mo na... Nakikiride lang. Pag binigay mo yung pera mo, hindi mo na, hindi mo na makikita. Okay. So, particularly kasi may lumapit na sa akin dyan, no? Hindi naman crowdfunding company, but a rural bank, no? Tapos nag-offer ng investment, etc. So, ginawa niya ng due diligence, and okay naman daw,
Tapos, nung pagbigay niya ng pera, wala, hindi niya na narinig yung, wala na siya narinig doon sa tao. Mm. Tapos nung chinect niya doon sa company yung pangalan ng tao, sabi, hindi, parang last year pa po yan nag-resign dito. Okay. So, wala na, no? So, you also check the identity of the person. Okay, sa Facebook. Kung maaari, actually, whenever they will do a transaction, doon sa opisina ng company. Yes. Huwag kayo papayag as much as possible na magkita na lang sa fast food. O, sa coffee shop or sa bahay ninyo. Puntahan nyo yung opisina, tapos doon kayo mag-perform ng transactions. Yes. Ninyo. At kung bibigyan ka ng pera, dapat meron kayong receiving copy or official receipt. Oo. Na prueba na nagbigay kayo ng pera. So, kung laway-laway lang yan, it would not stand in court. Alright. Yes. So, I guess that's it, no? For crowdfunding. Kung meron kayong mga crowdfunding companies na interested na malaman kung okay ba o hindi, you can drop a comment. You can write it sa comment section and then we will do an initial research and see kung it's worth investigating or worth pursuing, no? Kasi may mga crowdfunding companies, unang tingin mo pa lang, bukas scam na. So, at least, iba nakatipinting kayo ng oras sa inyong due diligence. Yes. So, give us a list of the companies that you want us to look at and then we'll see, no? Yes. So, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends, especially yung mga nagpapalak na mag-invest sa crowdfunding opportunity. Tag nyo na. And, of course, please subscribe to our channel so we'll get notifications if we have new episodes, right? So, I guess that's it. And,